bagyong Odette ay hindi pangkaraniwan na dumating sa Palawan. Ito ay naging mapaminsalang bagyo at nag-iwan ng mga pagkawasak ng mga infrastruktura. Ito ang isa sa pinakamabagsik at ngayon lamang nila naranasan. Ilan sa mga taga-Palawan ibinahagi ang kanilang mga karanasan. Ito ang kwento ng Bagyong Odette. Ako si Christian Numoto at ito ang aking kwento, Bagyong Odette. Ako si Nathaniel Nunag from travelingpeoples.com at ito ang aking kwento ng Bagyong Odette. Ako si Ben, ito ang aking kwentong Bagyong Odette. Ako si Gerald Mark Lacayan, taga Lacayan Ricardo at ito ang aking kwento sa Bagyong Odette. Ako si Giancarlo Mendez at ito yung aking kwentong Odette. Ako si Mas Masigla, taga Lagan. Ito ang aking kwentong Bagyong Odette. Ako si Marisa Basero Mael at dito sa Junction Market, Puerto Princesa. Ito ang aking kwentong Bagyong Odette. Ako po si Ermil Musani. Ito po ang aking story sa buhay ko na ang Bagyong Odette. Kahapon, bumiyahe kami mga around 8 ng umaga Cross Point to Puerto para sa business party namin, sa organization namin. Hindi namin in-expect na yung strike ng bagyo, although alam namin na tatama sa Palawan. Hindi namin alam na yung lakas ng bagyo is medyo magkakaroon ng malubang sa Palawan. Pumunta kami dito bandang Capitol, hindi namin in-expect na along the way, may mga bumagsak talagang puno. Tapos, as in, walang mga ilaw, hindi usual na kalagayan ng puerto. Dahil sa effect ng bagyong Odette, parang nagmukhang abandon yung buong Puerto Princesa. Masyadong maluba yung... First time mo experience ganito? First time. Medyo nakakalungkot lang kasi sumaba yung pagkawala ng network. Yun yung medyo struggle sa atin kasi yung mga palawin yun na humingi ng tulong sa mga lugar-lugar nila, medyo mahirapan yung mga responder natin para makatulong sa kami. Hi! I'm Nathaniel Nunag, travel blogger. Yung channel ko is Traveling Peoples and blog website is travelingpeoples.com. It's nice to meet Kuya Ron in Dailan. So thank actually, you. Nandito lang kami sa mall kasi nga, dahil sa bagyong Odette, brown out. Walang electricity doon sa hotel, then walang internet. So anong naging purpose nyo dito sa travel ng Palawan? Ano lang, talagang kumuha lang kami ng passport. Okay. Passport lang talaga kasi dito lang kami nakakita ng slot sa DFA Puerto Princesa. Ngayon naman, ang problema namin paano makalis. Kasi walang internet connection. Canceled yung flight dahil doon. So, hopefully tomorrow. Sa mga nakausap ko dito sa Islander sa Palawan, it's actually their first time na may experience yung gantong kalakas na bagyo. And I think, unlike other places like Manila, they are not prepared. Hindi kasi common ganitong kalakas eh. This typhoon. So, siguro on a positive note, maganda rin na nakikita namin kung gaano ka-resilient yung mga taong Palawenyo kasi yung ibang nadaanan naming bahay is nasira talaga yung bubong. Kanina na may nadaanan kami, pila-pila ng tao na nag-aantay para makakuha ng tubig kasi problema rin yung access ng water. And it's nice to see na kahit may gantong problema, nakikita mo yung pagiging resilient ng mga Palawenyo. Yung una kasi si Prey, paparating yung balang, medyo may na pa yun. Kami, nagbabasketball pa kami sa sa court. So normal thing lang? Ano pa kami, kumpiyansa pa talaga, ganun. Tapos nung konti-konti na pagdaanan ng mga bandang 4 ng hapon, karamdaman namin yung lakas, pero ganun pa rin yung namin, parang baliwala lang. Siyempre first time, di sanay. Tapos sa yung bandang medyo gabi na, yun lang, malakas nga pa yung hangin. Naganda kami ng lugaw po, para po sa community, parang ganun. Yun, luto kami ng lugaw. Tapos sa mga evacuation center po, may dun sa elementary school, dun yung unang po namin yung inano yun. Kahit napalakas po ng hangin, ng ulan, tuloy pa rin po. Tapos yun po, nabigay naman po namin yung lahat nun. Tsaka yun, yung
ay mag ano po ko sana mag second batch pa ng lugaw gano'n. Okay. Sabi ko alang ano kasi maganda yan, community service. Ako, parang ano po. Ambag-ambag na lang po kami yun lahat. Tapos binisita po namin yung ibang sa kaporok din namin. Yun po na datnan po namin yung ano yung mga bangkang ano na washout na talaga. Okay. So, may mga bahay na ano wala nang bubong gano'n. May part po kasi na ano may seawall na hati na ano sa iba wala na talaga. Nung bumagyo po parang umangat yung ano bubong yung bubong pero hindi naman siya yung totally umangat parang umano yung tubig parang sumobra po yung bago po yung bagyo parang ano kasi marami po siyang butas. So ang ginawa po namin pinukpok namin lahat yung ano yung kahit mo lang siya yung malakas yung mga ano po mga tanghali pa lang pinukpok na talaga lahat ng ano part na may butas nilalagyan na po ng mga bubong pinadoblehan na po tapos na ano po, parang yung mga wires po namin sa bahay. Natumbahan po siya ng puno ng ano, saging. Pero hindi naman talagang malala ang ano. Hindi naman. Wala namang nasaktan kahit kapitbahay. Wala naman. Ang nakakatakot lang po kasi doon, may yung mga bubong po na ano po, hindi nakakabit. Yung magliliparan yung ano, mga bubong. Tapos nung gabi po kasi nung nasira yung alulod namin, inatakbo po ni mama sa kabilang bahay, nagpilit ng tulong po. Tapos pagtakbo ko din yung mga ano po, parang hindi lang sila bagsakan din sa pagkaan para nakatakot yung magtakbo. Biyabatayin ko na lang po yung mga ano ba, yung paligid baka mamaya may biglang bumagsak na ano. Parang feeling ko kasi pabagsak yung ano yung poste ng Meron palit. Ano po kami, nag-evacuate po kami sa school po ng elementary kasi tabing dagat po kami. Okay. As yun. So nung before mag-start ng bagyo, pumapasok, ano pa yung very calm pa lang kayo or ano, na-prepare na kayo or anything? Ano po, sinabihan po kami na mag-evacuate na kasi... sa barangay? Opo, sa barangay. Okay, so protocol din nila yun? Opo. So yun, nag-evacuate po kami. So doon lang po kami nagpalipas ng buong gabi sa elementary po, sa school. Okay. Ng elementary. So they provide foods? Opo, nag-provide din po sila ng pagkain. And then, nag-prepare din kayo something before kayo mag-evacuate? Opo. Nung sinabihan po nila kami na mag-evacuate na, nag-evacuate din po kami agad. Hindi na po namin pinalakas lalo yung ulan. Pero that time, umuulan na po nun. So all safe? Walang nasaktan? Walang nawalan? Wala naman din po. Yung mga bahay po namin, okay naman din. Oh, they are safe. So good thing. May na-realize ako sa bagyong Odette na tayo rin pala dapat talaga hindi lagi mag-keep ng pera sa bangko. Tama. Kaya in case nga na to na kailangan pala nating mamili, ayun, hindi tayo nakapamilya. Kasi gaya ng pag-withdraw, hindi natin magawa dahil nawalan nga ng signal. Dito sa Palawan, first time mo maka-experience ng ganito kalakas? Oo, first time kasi actually taga Maynila ako eh. Mm-hmm. Tapos ayun, first time ko makaramdam ng ganitong kalakas ng bagyo dito sa Palawan. Ay, yung una po, hindi pa kami na-bother kasi akala namin hindi ganong kalakas. Pero nung naramdaman na namin na sobrang lakas, talaga nagkulong na lang kami sa loob. Lalo na yung naririnig na yung hangin, parang sigaw. Talaga. Tapos naglilipadan na yung mga bubong, lalo na yung bubong doon sa likod namin sa barangay hall sa gym. Mabagong gawa pa naman. So, buong pamilya kayong magkasama or ano? Kami lang po. Magka-abort kasi kami. Magkaka? Abort. Okay, so mga students pa kayo? Teacher po ako kakalit. Hello. So far, anong nangyari naman doon? Any damages na sa lugar niyo mismo or sa bahay? Dorm yung tawag yun, di ba? Dorm? Boarding house, okay. So any damages na nangyari or what? Hindi na damage yung sa amin, pero yung mga kapitbahay po namin, naliliparan yung mga bubong. Bubong sa kapitbahay namin. Tapos yung mga poster, saka po doon na nakita na lang po namin sa daanan na lang po. Yung mga puto ng tumbahan. Lalo na po doon sa Rojas, sa North, kasi mga pamilya po kami doon, yun po yung naalala namin. Doon sa kanila na po, nagsipag-lipata na sila ng bahay kasi basang-basa na rin po sila. Basta nakikita mo yung hangin, kung paano siya umikot-ikot. Akala ko kasi dati pag sinabing bagyo na yung hangin lang siya. Oo, kasi hangin. Sabi na nila, first time nga daw to, at the same time, yung mga bagyo before, hindi katulad ng ganito. Opo, hindi po. Siya kasi umiikot, sumisipol talaga yung hangin. Lalo na pagbandang gabi na, restos ng hapon, so nagsara na po kami kasi grabe na po yung hangin, ulan, gano'n lang po yung ano niya, hindi na po maganda. Yung pressure talaga niya. Good thing naman wala, hindi naman siya nasira ang likod niyo or ano. Po, all safe. Po, safe lahat. Lahat kayo ng pamilya nasa loob. Opo, lahat po kami nasa loob. Yun lang po, basta nakakatakot sa hotel. First time ko pong nangyari sa
kabay kung na nangyari. Gulat na gulat po talaga ako sa nangyari sa bayan. Ganito kalakas na, no? Oh, grabe kalakas ng hangin, yung ulan. First time ma-experience. Kasi na, dati hindi naman ganyan kalakas talaga, no? First time kung nangyari sa buhay ko na gano'n. Taga saan kayo? Ako po talaga taga Espanyola, nag-abortang po dyan sa... Ah, sa boarding house. Nasira ba yung bahay nyo? Hindi. Oo, nasira po. Ah, okay. Tapos ano yung mga gamit nyo? Kamusta naman? Yung gamit namin po, basang-basa na talaga. Wala kami nga, no? Kaya sabi ng mayari ng boarding house, magpapakit na lang daw sa barangay. Ah, so in-assist kayo ng barangay? Oo. Tapos yung wala pa ng issue sa amin, grabe talaga ang gulat namin na kasama namin. Parang magtakbo na. Pinaalam ang gagawin, sabi ko, mag-panic, hindi na lang. Oo, relax na. Saan kayo dinala nung ano? Sa ano po? Sa barangay po. Ah, sa mismong barangay, barangay hall? Ah, okay. So naging safe naman? Opo, naging safe po kami dun. Tapos binalikan niyo yung mga gamit niyo? Ano nang naging itsura ng boarding house niyo? Ayun, yung boarding house namin parang wala na po yung bubong na wasak talaga na ano, salsikan yung... Yung mga gamit niyo, basta wala kang na-safe ng mga gamit mo? Meron na nun ko, kundi lang po yung damit pang damit lang So pinatuyo na lang? Oo, pinatuyo na lang. Oh, okay. Mabuti na nga, ngayon, nagpasalamat ako sa Panginoon, nag-init-init na rin, at maganda na rin yung... Gumanda na rin yung panahon. I think wala na rin, lumabas na rin ng ano, responsibility area ng Philippines yung ano...